Nagmimithi ang mga tao sa libingan na sila ay makabalik dito sa mundo at makapagsala, hindi kayo makapagsujud lamang ng isang sujud. Ikaw kapatid, ilang sujud na nga ba ang iyong pinabayaan? Ilang sala na nga ba ang iyong pinabayaan? Tanungin mo ang iyong sarili. Suriin ang ating mga sarili. Huwag mong antayin na ikaw ay dumating sa kalagayan na wala ng kapakinabangan ng pagsisisi. Alayna illa al-balaghul mubin. Pagdating sa libingan, ay magsisisi siya. Magsisisi din siya. At mapagtatanto din niya ang kahalagahan ng paggawa ng kabutihan. Ang mga nakalibing, nag-aangat sila ngayong kapatid, nananalangin sila na sila'y makabalik dito sa mundo at makapagsala o di kaya makapagsujud lamang ng kahit isang sujud. Naway bigyan sila ng pagkakataon ni Allah na makabalik at magsujud ng isang sujud lamang. Isang araw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kasakasama niyang mga sahaba, dumaan sila sa mga libingan. Tinanong niya kung kaninong libingan ito. Sinabi ng mga sahaba, fulan bin fulan. Yan ay libingan ni fulan bin fulan. Alam niyo ba na ang nakalibing dyan, dalawang rak'a lamang ay mas kamahal-mahal, kanais-nais sa kanya kahit kaysa sa mundo at ano pang napapalob dito. Dalawang rak'a lamang sa kanya ay mas mainam kaysa sa mundo at ano pang napapalob dito. Nagmimithi ang mga tao sa libingan na sila ay makabalik dito sa mundo at makapagsala, hindi kayo makapagsujud lamang ng isang sujud. Ikaw kapatid, ilang sujud na nga ba ang iyong pinabayaan? Ilang salang na nga ba ang iyong pinabayaan? Tanungin mo ang iyong sarili. Suriin ang ating mga sarili. Huwag mong antayin na ikaw ay dumating sa kalagayan na wala ng kapakinabangan ng pagsisisi.